Hello, mga kabis. Hello. Magkwentuhan tayo. May isi-share lang ako sa inyo. Kasi maraming nagtatanong rin sa akin. Maraming nagtatanong dito sa mga baguhan na paano mag-recontract daw? Anong gagawin sa mag-recontract? Kasi yung iba kasi, hello sa mga kapwa ko OFW dito lang sa Hong Kong. Itong i-share ko sa inyo kasi yung iba sa ibang lugar hindi ko alam. Kasi dito lang sa Hong Kong, yun lang ang i-share ko sa inyo. Paano maghanap ng panibagong amo? Ganyan. Kasi yung iba na hindi pa nakaranas ng mag-recontract, mag-change employer. Kaya ito ang problema nila. Paano? Sabi, maraming nagsasabi dyan. Paano? Maraming nagtatanong dyan. Kung paano. Ito lang ang ma-share ko sa inyo. Sa mga hindi mag-recontract dyan, kailangan talaga 2 months before matapos ang kontrata nyo, kailangan pupunta na kayo sa agency. Mag-apply kayo doon sa agency. Parang yung agency, mabigyan kayo ng panibagong amo. Ganun lang. Kasi, yung papers nyo na galing sa agency, kung may amo na kayo, ipasa pa yan sa consulate, sa Philippine consulate, mag-antay pa kayo ng more than 1 week yata, bago ma-release yun. Tapos, pagka-release doon sa consulate, diretso naman nyo sa immigration para sa visa. Tatakan kayo ng visa doon. Kaya ito ang mahirap kasi minsan kung wala na kayong visa sa inyong working visa, mahirap talaga doon kasi minsan may maraming tao kasi, maraming tao doon. Kaya yung iba doon natutulog sa tulay, naranasan ko na yan para lang makapasok ako sa kota kasi araw-araw may kota doon. Na 70 lang katao ang kota doon na mag-process ng visa, working visa. Kaya para maagapan, parang makapasok ako sa kota, natutulog ako sa tulay. Marami rin kaming natutulog sa tulay, hindi lang ako, marami. Kasi maraming nag-aantay rin ng kanya-kanyang mga gusto, yung extension, mga ganyan, kung anong gusto nilang gagawin. Kaya, hindi ka rin nag-iisa doon, natutulog sa tulay, kasi marami kayo. Kaya, magkuha ng visa, kung hindi pa kayo, kung okay pa ang working visa nyo sa previous employer nyo, okay naman, wala namang, hindi naman mahirap. Pwedeng mag-online booking, pipilap ka doon sa online booking, tapos magsilik ka doon kung anong araw na gusto kang pupunta doon para ma-schedule na yung visa mo. Tapos kukuha ka ng schedule doon sa online booking. Pag walk-in, yun ang sinabi ko, may kota ang walk-in. Kailangan makapasok ka sa 70 katao. Kasi kung hindi ka makapasok sa 70 katao, bukas na naman, pupunta ka doon. Kung wala nang visa ang working visa mo, sumo-overstay ka, kailangan agahan mo. Pero kung mag-drop in ka rin, okay lang rin kung yung ang working visa mo is maluag-luag pa. Okay lang rin mag-drop in ka. Walang problema. Kaya sa mga gustong kumuha ng visa doon sa immigration, nasa inyo lang. Mag online booking or drop in. And drop in, makakita, pupunta kayo sa isang window doon. May isang box doon na may mga white envelope doon. Yung mga papers nyo na galing consulate, galing sa Philippine consulate, ipasok nyo doon sa white
envelope doon na medyo malaki, ipasok nyo yon, tapos i-drop in nyo sa may window na may box doon, yun, ipasok nyo yung papers nyo na nakalagay sa white envelope na, pinasok na nyo. Tapos, mag-antay kayo ng kulang-kulang 1 month. Antay kayo ng tawag or sulat galing sa immigration na ready to pick up na yung visa nyo. Kaya matagal ang drop-in. Kailangan talaga 1 month. 1 month makuha ang visa nyo. Bigyan kayo ng schedule sa immigration, susulat sa inyo, susulatan kayo kung na-receive na niyo na-receive na niya yung papers niyo na i-drop niyo. Kaya mag-reply naman 'yon sa inyo o kaya tatawag sa inyo na ready to pick up na ang new visa, new working visa niyo. Kaya 'yon ang drop in. Kailang medyo matagal talaga antayin mo. Mga kulang-kulang 1 month, antayin mo yung new working visa mo. Pero kung tawag dyan, nawala na ako. yung walk-in na sinabi ko, ora mismo makuha mo yung araw na yan. Yun ang walk-in. Ora mismo makukuha yung araw na yan, pero kailangan talaga agahan mo pupunta doon sa immigration para makapasok ka sa 70 katao. Yun ang kuta araw-araw. Kaya yun ang kuta sa immigration. 70 lang katao. Pero kung hindi ka makapasok dyan sa 70 katao, bukas na naman pupunta ka doon. Kung hindi ka rin makapasok bukas, pupunta ka rin doon. Kaya, ang hirap kung hindi ka pupunta doon ng maaga. Yung iba talaga natutulog sa itaas ng tulay. Kasi may tulay doon sa itaas ng immigration. Kaya doon kami natutulog noon. Ang dami namin natutulog doon para lang makakuha sa walk-in, makuha ko yung visa ko, yung ura mismo na yan. Kasi kung bukas na ang panibago na namang araw, kaya ang hirap. Kaya wala namang problema kung medyo mataas pa yung working visa mo sa mga nakaraan. Wala namang problema. Kaya yun lang ang ma-share ko sa inyo. Pero kung gusto nyo mag-recontract sa amon nyo, okay lang, nasa inyo lang yung kung magkaintindihan kayo, mabait si amo, di mag-recontract ka para hindi ka na mahirapan. Kaysa maghanap ka rin ng panibagong amo, tapos hindi mo rin alam yung ugali sa panibagong mong amo. Kaya magtiis-tiis lang. Ganun lang talaga ang susi. Mga OFW, tiis-tiis. Basta ang importante, hindi tayo sinasaktan. Yun lang ang yung para sa akin talaga. Matiis ko yung mga kung ano-anong dyan. Basta hindi lang ako sinasaktan. Tapos, pero kung gusto ka rin ng amo, kailangan ikaw rin makiramdam ka sa amo mo kung gusto ba sa'yo. Kasi kung baka akala mo gusto ka i-recontact ng amo, yun pala hindi. Tapos yung visa mo, mahuhuli ka na. Yung visa mo, malalaps na. Ma-overstay ka rin, kailangan pakiramdaman mo. Kung hindi ka pagsabihan ng mga 2 months before matapos ang visa mo, so, dahan-dahan ka nang pupunta sa immigration, o pupunta sa agency, maghanap doon ng amo. Mag-apply doon para makapaghanap ng amo. Kasi baka mamaya, hindi ka nga i-recontract, tapos umaasa ka. Tapos yung visa mo, wala na. 2 months na lang bago matapos. Kung matapos yan, wala ka pang among maipasok. Adi wala talagang mangyari sa iyo. Uwi ka sa Pilipinas. Ganon. Pero kung i-recontract ka, walang problema. Nasa iyo lang. Mas gustuhin mo kung i-recontract ka. Parang,
parang wala ka ng hassle maghanap ng amo kung babait sila. Kaya depende sa iyo. Kaya yun lang ang may tip ko sa inyo, may paliwanag ko sa inyo kung paano maghanap ng panibagong amo, paano maghanap ng recontract. Gusto ka pang magtrabaho dito, mag-change employer ka, hindi mo alam kung paano. Kaya madali, maano lang din talaga, kailangan mo talaga ng tiyaga kung maghanap ka ng amo. Nasubukan ko na rin naghanap ng amo, minsan nagkakaligaw-ligaw ako kasi minsan may tatawag sa iyo, sabi na agency, puntahan mo itong address nito kasi yung si amo nag-antay sa iyo sa oras na ganyan, kaya kailangan nandoon ka na. Ganun yung agency. Pero siyempre ikaw rin gusto kang magkaamo, pupunta ka rin doon sa address na ibinigay sa agency. Tapos hindi mo alam papunta doon, so makaligaw-ligaw ka talaga. Yun ang naranasan ko talaga, naliligaw ako noon para lang makarating doon. Tapos pagdating ko doon, yun ang masaklap. Hindi lang pala ako ang ini-interview, marami pala kami pinagpilian. Kaya yun talaga ang nakaligaw-ligaw ka na. Tapos pagdating doon, marami pala kayo. Hindi lang ikaw ang in-interview, marami kayong in-interview sa amo, namimili rin yun. Kaya yun talagang mahirap. Kaya huwag ka na lang umasa na sabi ng amo, okay, sabi ng amo, tawagan ka na lang, tawagan na lang kita kung na-hire ka ba, kung nagkagusto ba ako sa iyo. Di siyempre, sabi mo rin naman, okay ma'am, pero baka mamaya hindi ka rin nagustuhan dahil mayroon eh, maraming nini-interview pa siya, hindi lang ikaw eh. Kaya tiis-tiis na lang talaga tayo kung hanggat makaya pa, magtiis amo natin, basta importante, hindi tayo sinasaktan. Pero nasa inyo lang yan. Kung, kasi kayo lang naman ang nagdadala sa sarili nyo eh. Kung mahirap ba ang trabaho nyo, kung gaano kahirap, siyempre, kayo lang talaga. Wala kayong pag ano talaga, tibay ng loob, nandito tayo sa Hong Kong, wala tayong ibang kasama kundi nag-iisa lang talaga tayo talaga. At sana laging dasal natin sa Panginoon na bigyan pa tayo ng gabay, bigyan tayo ng lakas ng loob, bigyan tayo ng magandang pangangatawan dahil mahirap talaga dito, na naranasan ko na talaga yan. Kaya ito lang ang may share ko sa inyo mga bes. Sa sunod naman tayo, magkwento-kwento tungkol sa kung ano-ano. Kaya ito lang may share ko sa inyo. Bye-bye sa ngayon. Sana subaybayan niyo itong kwento ko. Sa mga hindi ko pa kadikit dyan, dikitan niyo ko. Thank you.